Hello guys, Dre the Vasti, and I'm going to paint using an old canvas. So when I think I was in 6th grade, alam ko dapat gagamitin ko to for our art subject, pero since it was an extra, till time passed, it's just placed sa gilid lang ng cabinet ko sa kwarto. Actually, dapat ko tong gagamitin for the self-portrait, pero akala ko nawala. Yun lang pala, nandun lang pala sa isang drafting table, and which I actually gave since I did not want to continue architecture after I decided na mag-ABM ako and be a lawyer na lang. With that long story, I decided to paint the Holy Trinity since we lack a depiction or statue of it dahil nga Catholic kami. Plus, I also thought of it so we won't need to buy statues and gasta pa to save money. Just a background about the Holy Trinity, it depicts God in three divine but dissimilar persons. Basically, it's like God showing himself in these three. I think ganto siya, three siya dahil is because if God is the all-omnipotent and almighty, he is then not bound to the limit of our natural laws. And he is of his own nature and can be whatever he is. But he is true to us dahil nga it's for us to easily clarify and show us his presence, nature, and love. Dahil tayo mga humans, naintindihan natin ang mga bagay through numbers or specific things. Hindi tulad kay God na mas infinite. So, yun lang yun. And let's start! Don't forget to like, share, subscribe, and tap the notification bell for updates. Kindly also support my social media accounts on Facebook and Instagram. So ngayon, dito sa part na to, I'm actually applying gesso to the canvas panel in order to build up the layers and to make sure na kakapit ng maayos, lalo na yung oil paint dun. Yung paint na gagamitin ko for this painting is both acrylic and oil. Kung acrylic and oil yung gagamitin nyo, make sure na acrylic first before oil. And then, I also used a window scraper para malagay or ma-apply yung paint evenly. Tapos, inulit ko to mga about 4 to 5 times kasi I really want to make sure na talagang solid and talagang nice yung surface na panggagamitan dun sa paint at hindi magaspang or something na talagang uka-uka tapos parang dry yung ano, especially if I'm going to use acrylic under. And then, so ginamitan ko rin siya ng, I also used some blow dryer or hair dryer para matuyo yung paint instantly. And siguro, I waited about more than 3 days prior to painting it with acrylic to make sure talagang strong and talagang good enough siyang surface para i-paint. So, yun. Gamit ang graphite pencil. Gumamit rin ako ng grid method. May ginamitan akong reference of the Trinity. Unfortunately, di ko nalagay yung picture na reference since wala na rin akong oras. And then, after nun, I already applied the background. Pinahirang ko na siya gamit ng acrylic paint all around dun sa background. And then, gumamit ako ng paint spray dun. Tapos, pinakapal ko siya gamit ng gesso. So, nagtikan siya kasi yung unang apply mo, kung makikita nyo dito is in here, talagang it's very parang very, the strokes are very brash. Yun, napaka-brash niya to the point na ako ay talagang gigil na gigil. Talagang
gusto ko talagang lahat makover pero hindi. Kailangan mo pa pala ng parang underpainting bago mo pala ma-fully cover lahat. So, ganun pala yung acrylic. Unlike sa oil na pwedeng isang ganun lang, take na agad. Ayun, pero fortunately, hindi naman kailangan ng medium, yung gesso okay na. Nagtika naman siya and yun, it's good. Tapos, so gumamit rin, ginaluan ko rin siya ng konting violet and then konting white para medyo, you know, para medyo may dark areas, yung mga light areas na may mga clouds. Tapos, pinain ko lang siya and then, yung makikita nyo dito, hindi ko na pinakita yung details kung paano ko pinaint yung Holy Spirit since unfortunately wala, hindi ko na rin nakayanang ma-film and I actually have a hard time to reach my hand dun sa camera, so na-skip ko na lang siya and talagang hirap na, medyo nahirapan din akong mag-paint sa canvas dahil lalo na ipakita sa inyo kasi gumagalaw yung canvas panel. So, ayun, isa pang issue yun. Plus, sorry na lang or apologies if hindi ako nakasalita ng maayos since I actually have sipon today or I have sneeze, okay? Hindi talaga ako makasalita ng maayos and to the point na kanina I still have to go down to sneeze again prior to voice recording myself and talking here to you. So, ayun. And basically, so, kung hindi nyo mapapansin, actually, itong painting na to, ginagawa ko to habang nagkaklase ako. Actually, hindi naman nagkaklase, pero prior na mag-start yung klase ko, talagang simultaneously ginagawa ko sila. Nagmumultitask ako as is. So, ayun. And then this moment rin, nung time na yun, ginagawa ko rin yung ano ko, yung for my other projects or other subjects, especially yung isa na meron pa ako isang artwork or kung friend nyo man ako sa Facebook, alam nyo may ginawa ko artwork sa Filipino for the podcast. And if ever man ma-approve ng teacher na pwede ko na siyang or mag-grade na or makpakita na yung grade or ma-finalize na or ma-approve na kung pwede nang i-upload siya dito sa YouTube, I will actually upload the video of it. Kung paano ko siya ginawa, yung process nung digital na yon. So dito, ayan, as I have told you, nilalagay ko na yung on top layers para ma-fully cover na. Kasi kung makikita nyo mabuti, parang medyo brush pa yung strokes nung brush pa yung mga visible at least yung mga strokes dun sa canvas. Hindi siya fully covered. And yan, nahahaluan ko siya ng medyo dark. And dyan sa part na yan, medyo yata taranta ako dyan kasi parang dami kong mali. Pero na ano ko naman, since paint is quite forgivable naman compared kung sabihin natin colored pencils. And actually parang sa ngayon, I actually enjoy the parang painting more than color pencil dahil parang although despite na madumi ang painting, you have a lot more time actually in covering like isang drawing compared sa colored pencil na talagang every detail, every point kailangan i-paint pa isa-isa. So kaya actually that's one of the reasons pagdating sa dry media parang medyo nang ihinayang ako na isang media lang na gagamitin ko. So ayan, so makikita niyo dito naman na paint ko na yung Holy Spirit as is. So dito sa part na to, pipaint ko na yung cross ni God the Son or si Jesus Christ. Talaga nagpabago pa talaga ako eh. Well, that's just some Latin mass peeves. Share ko lang. Anyway, so ayan, ginamitan ko siya ng dark acrylic. Tapos, ayan naman, nasisipo na naman ako. Since dito in here in the Philippines, it's quite rainy actually. A while ago, from what I remember, it actually, there was actually some thunder or lightning here, in my home, and
gabing-gabi na, so I really feel tired na rin, and bukas I still have some other projects to do. But you know, dito sa ginagawa kong part, so nilalagay ko na yung mga paint dyan as soap, nilalagay ko sa gilid, and so yan. Tsaka dito sa art channel ko, kung actually isip ko nga, hindi ko pa nagagawa yung Q&A natin. Yung iba nga may nagsuggest pa nga sa akin dati na gusto pa daw tawag dito. Gusto niya pang magpa art tutorial. Kaso parang nung sinabi ko sa kanya, I actually felt na parang hindi siya possible para sa akin, kasi nga aside from I lack the time or I lack the confidence to do it as such, I just think na kailangan yung editing pang mas importante sa tutorial. Kailangan talagang ma-capture mo at least yung pinaka process talaga, hindi yung paputol-putol. Kasi yung dito sa 10 yung ginagawa ko sa YouTube, tayo ng ginagawa natin dito, pinuputol lang tapos ipo-post sa YouTube, and then papakita ko lang isang part ng process. Pero dito sa paint na to, actually medyo halos buo na siya. So ayun, si Jesus Christ, so yung makikita nyo dito, so he's actually the second person in the Trinity. Tapos merong mga religions na fundamentalists, at least as far as I know, they don't recognize him as God. Pero para sa akin, historically, biblically, I do recognize him as God. Well, not in a literal sense, pero it's too malalim para malaman na Jesus is God. One reason is, sinasabi nga nila yung sinasabi nila na sa Bible, may sinabi siya na before Abraham came to be, I am. And then another is, meron pa siyang, nag-pray siya sa Gethsemane, I think, yata. Sinabi niya na we are one, ganun, and then may sinasabi siya sa Bible that I and the Father are one, yung mga ganun. And then meron rin actually evidence sa Biblia that the Blessed Trinity is actually biblical. Meron sa Gospel of John na sinasabi na this three of are one, and sinabi ni John na yung tatlong ito is actually in Koine Greka, the blood, the water, and the spirit. Yung water, actually, ibig sabihin na hindi Holy Spirit. Water also can mean sa God, kay God the Father, actually. Merong mga evidences or passages sa Biblia na nagsasabi, si God the Father ay hinahandil tulad or figuratively mentioned as water, and then yung spirit, of course, the Holy Spirit, and then the blood, it actually represents Jesus. And sa ibang versions ng Bible, instead ng blood, spirit, at saka water, sinasabi nila na Father, Son, Holy Spirit as we know of. And then ayun, and sometimes yun nga, actually in a historical sense, hindi lahat talaga ng bagay para sa akin ay nag-e-exist sa Biblia. Pero actually, in some way, meron rin naman point yung mga Protestants sa bakit nga naman dapat, yun nga, sana dapat lahat ng bagay nasa Biblia. Pero ako, parang ang vague nga naman, kasi dahil ako magsusulat ng libro, tapos syempre hindi ko man masusulat lahat ng nasa bagay doon. Pero this is just my personal opinion. I don't wanna be bias here towards Catholic. Hindi naman to yung super Catholic video. If you want, actually suggest nyo lang sa akin if you want me to make a Catholic video or anything about Catholic saints, Catholic doctrine, theology. I-draw ko siya, i-paint ko siya. Comment down below in the description box. Tapos nga pala, kung may mga request kayo, mga videos gusto nyo ipagawa sa akin, challenges, etc., comment down below. So hopefully magagawa ko siya, and ayun. And meron akong naalala rin sa homily na isang pare na sinasabi niya na hindi mo kailangan atakiin or humiliate yung mga taong, kunyari
mali yung doktrina nila. Rather, do it humbly and do it with love. Yun lang. So, as far as I know, yun yung parang sinabi ni Father Ceruda about catechesis. For me, yun yung understanding ko. Tapos, last time, yung last gospel nung last Sunday in the extraordinary form or yung Latin Mass, it's about yung pinaka-importanteng loss according to Jesus Christ himself. Sabi niya, ang importanteng loss talaga is love God above all with your whole heart and soul. At saka yung pangalawa is love your neighbor. Yun yung mga pinaka-importante. So, parang mas importante ba daw siya dun sa mga ibang batas na Torah or whatever nung time niya. Or yung time nung binigay kay Moses. So, dito naman sa part na to, makikita nyo na sa painting, ginalaw ko ng konti, minove ko ng slight yung canvas kasi nga, nung time na yan, nag-online class rin ako. Tapos, dyan rin sa part na yan, ay ginagawa ko na yung robes ni Jesus. Actually, I think yung sinusuot ni God the Father and God the Son is yung pang-Roman patrician na robe, I think. Tapos, medyo dull pa yung colors dyan, kung mapapansin nyo. It's simply because, dahil underpainting pa lang siya and gusto mabigyan ng depth yung underpainting bago ko lagyan ng oil. Kasi yung oil nga masyadong vibrant. So, yun. Kasi ang acrylic, pag nag-dry, parang medyo dull rin eh. So, yun lang yung napansin ko sa acrylic versus oil. And sa acrylic nga pala, the reason why na dapat acrylic muna yung unahin mo kasi actually, hindi magbe-blend yung oil sa acrylic and there's a possibility na hindi mag-oxidize na maayos yung oil or mag-crack. And yun nga the science na hindi nga nagbimix ang oil and water. So ayan, dyan sa part na yan, ginagawa ko na yung robes ni God the Son. Ulit! Dahil wala na akong masabi. So sa sobrang haba ng video na to. So ginagawa ko na yung ano dyan, details using round brush. Actually yung ginagamit ko yata dyan is yung short handle na pang watercolor kasi wala na ako ibang round brush na suitable dyan. Tapos dito skinip ko na until ito naman is yung robes para kay God the Father. Medyo nahirapan ako dun sa violet na robe. And ayun, I think orange yata yung suot niya. Tapos yung sa hair niya, ginawan ko ng paraan. I actually did not use black. Nagmix ako ng some dark blue and brown para maging parang dark gray yung hair kasi parang pag black masyadong dull. And ayun nga, nandiyan yung cross. So actually kung mapapansin nyo rin sa ilalim yung clouds hindi pa ganun kaayos dahil underpainting lang siya and gusto ko siya mabigyan ng texture or detail dun sa oil. So ayan, nalagay ko na sa gilid bawat part. And also nga pala, yung sa art tutorial ulit, babalik tayo dun. Wala talaga akong maisip as of now kung anong art tutorial yung pwede kong gawin or kahit anong basic band lang. So, ayun. Wala na rin akong maisip masalita at saka gabi-gabi na din sinisipon pa ako dito. And I do think parang ang bilis ko magsalita ngayon. I don't know why, pero I think it's because I speak more Filipino dahil I can express myself better and parang feeling ko medyo nagpapa-plastic lang ako dito pag English and parang hindi naman sa nanonosebleed but I'm more concise or, you know, cautious when it comes to speaking English. So ito, malapit na ako sa oil paint part and now, here we are. It's oil paint time. So ngayon, naayos ko yung background dun sa painting. So medyo naging buhay. I just solely use brush and do. Nagmix rin ako ng konting green, medyo yellowish since the background was a bit yellowish dahil nga yung clouds medyo yellowish rin. And yung brush and do nga is quite warm and it really like blended and really made that perfect blue.
Ayun, so dab-dab ko na lang. Ayan, so. So, dyan, sa side, sa gilid. And then, so, inaayos ko rin yung gilid. Actually, dito rin sa part na to, aayusin ko na yung clouds dito sa ilalim where they actually sit. It actually seems like na dito sa ngayon, they're actually kind of floating. Para sila umupo sa walang upuan, basically. And, ayun. So, may tinutuloy lang dito dyan sa gilid. And, gumagamit ako dito ng filbert brush para magblend ng maayos yung mga paint. And ayan, nilalagay ko yung shadow, yung mga dark areas, yung light areas. And then yung pagpaint ko rin ng oil is actually fat over lean. So yung background na Prussian blue is quite leaner than as compared to the clouds na mas fat. And then biniblend ko lang sila. Actually, maganda rin pang blend yung parang matigas na filbert brush, hindi yung parang nylon or parang cloth na filbert brush. And kung may narinig kayong notification, that's actually from my new phone. So, nag-film ako dito gamit yung mas old kong phone. And actually, yung pinapakita ko dito na oil paint process is actually 2 times or twice as fast. Dahil nga, mga 8 minutes ko to tinapos yung part na yan. And ayan, pinuburo ko na siya. Nalagay ko na yung dark parts di dyan. So, gumamit ko dyan ng Prussian blue. And then, yung para sa shadow. And then, biblend ko rin yan. So, huwag kayo ma-overwhelm. So, kung ano man yan, kung tingin nyo mukhang dumi yung part na yan, di naman talaga. Mabiblend rin naman yan. Malalagyan ko rin ng white. And then, dab-dab lang ako sa palette. And then, sorry. Actually, hindi ko napakita yung palette ko. Kasi actually, metal yung palette ko. And, nagpabili ako ng wood palette sa parents ko as birthday gift. Pero, ginamit ko muna yung metal palette dahil yung wood palette ko ay hindi pa maganda yung surface para mapaintan. So, kailangan ko pa siyang i-paint na acrylic na kulay gray, which actually sa araw na yan na paint ko naman, and kailangan ko lang siya i-varnish sa susunod. So, ayan, sa part na yan, siguro may na-ice lang sa taas. Hindi ka maalala. Anyway, so, ayun. May nasi kasi yan, nagdadab-dab na naman ako sa brush. Actually, dito sa part na to, hindi ko masyadong nirelax yung kamay ko sa long handle brush, which is actually supposed to be, pero hindi na kanaman kailangan since maliit naman tong canvas na to. And ayun, biniblend ko na sa gilid, dun-dun-dun, as so. And then, nilagyan ko na ng yellow para at least medyo complementary or vibrant yung ano, kasi medyo may pagka-greenish no, or orange yung complement, parang medyo may pagka greenish na yellowish na orange yung complementary ng background for the clouds. So ayun, nilalagyan ko na sa gilid, nadab-dab ko lang siya. And then so dito na sa details na tayo, nilalagay ko na yung, so naayos ko na siya, nalagyan ko na, napatungan ko na over ng oil paint lahat ng every detail, pati yung mukha. So, na-blend ko na ng oil paint. And, nilalagay ko na lang dito yung halo. And, kung mapapansin nyo yung mga dull colors naging vibrant dahil dun sa oil paint na ginamit dahil sa deep and rich na colors na ginagamit. So, ayun, nandyan na yung mukha na blend. Mas mukha siyang blended. And then, inayos ko rin yung hair. Parang a la Da Vinci yung style. And then, yung Holy Spirit. Actually, kung hindi nyo nakikita maayos, may inayos rin ako dyan. And actually, na-appreciate ko dito yung plot ni Jesus. Parang, ang ganda ng flow niya. Parang never pa ako actually nakagawa ng ganyang kagandang flow ng cloth. Compare mo dun sa father, di ko rin masyado napaintan yung part nung sa father, yung sa cloth niya, kasi parang pag nagmimix ako ng violet na oil paint, parang hindi ganun ka-vibrant enough, pero unlike dun sa other colors, okay naman, decent naman siya. So, ayan, nilalagay ko na lang yung crown ni God the Son. May inayos rin ako ng konti sa kay God the Father. And then, yung sa Holy Spirit, nilagyan ko na rin ng parang triangle. So, sa gilid. And then, actually, parang medyo ala filio ko ito kasi parang medyo nilalagyan ko ng dominance yung
Father and Son. No, hindi naman talaga. Pero this is the Trinity, and yun lang, share ko lang na naniniwala lang sa filioque. Anyway, so sa mga Orthodox dyan na nanonood, share ko lang. Since Catholic ako, not because I'm Catholic, I actually agree on the filioque. And I think naman may mga scriptural evidence naman. Ayan, nilalagyan ko na ng light yung Holy Spirit. And another reason why I actually painted this Holy Trinity, simply because yung wala kaming Holy Spirit sa bahay, na, or wala kaming depiction ng Holy Spirit sa bahay. So naisip ko ipaint ko yung Holy Spirit, and the final product. Don't forget to like, share, subscribe, and tap the notification bell for updates. Kindly also support my social media accounts on Facebook and Instagram. Thank you for watching, and Godspeed.